sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoaida, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos na kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdoteng Hoaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng pahay ng Panginoon. Hindi man lamang nag-alala ang Haring Hoas,
ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huwaida na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat na sinamsam nila'y ipinadala sa hari ng Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos na kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya't pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hinirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa.
hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit nila. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikatan ninyong higit sa lahat ang paggaharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kaniyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Huwag po ninyong i-misinterpret ang ebanghelyo ngayon, ha? Baka gumaya kayo sa ibon na hindi na nagtatrabaho. Maniniwala na lang na kahit walang gawin ay babagsak ang biyaya. Hindi po. Dahil kung babasahin natin ang konteksto ng ebanghelyo, mayroong proseso, mayroong kailangang tingnan, at mayroong kailangang gawin ang isang Kristiyano. Sa mahabang ebanghelyo ngayong umaga, kung susumahin natin simula pa nung Lunes hanggang kahapon, ang ebanghelyong ating binabasa o nabasa na ay pagpapakita kung ano ang dapat sandigan ng isang Kristiyano upang sa kaniyang pamumuhay ay matuto siya sa kaniyang pakikiharap sa iba at sa Diyos. Ngayong umaga, ang ebanghelyo ay hinahati sa tatlong saknong. Ang una, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa dahil mamahalin mo ang isa o kamumuhian ang isa. Ano yung dalawang yon? Ang Diyos at ang kayamanan. Kaya yung paglilingkod ay ipinapakita ni Jesus na
kailangan nating uriin, kailangan nating tingnan kung ano ba talaga ang aking pinaglilingkuran, ang Diyos ba o ang kayamanan. Hindi po masama ang kayamanan, ha? Ang kayamanan ay kailangan din natin upang gamitin para purihin ang Diyos. Pero hindi mo ito pwedeng ipantay sa kalwalhatian ng Diyos. Yun bang pera o kayamanan ang dinodiyos ng iba kesa sa tunay na Diyos? Kaya ito ay pumupunto sa ikalawang bahagi. Ano yun? Kapag ikaw ay namiling sundan at sundin ng Diyos, ang Diyos ang dapat maghari. So kung ang Diyos ang dapat maghari at iniwanan mo ang kayamanan, magkakaroon ka ngayon ng dependence on God. Ang Diyos na ngayon ang bahala sa mga bagay na kailangan mo, katulad ng ibon o mga bulaklak sa parang. At ito ay pumupunto sa ikatlo. Magkakaroon lamang tayo ng pangangailangan. Binibigay lamang ng Diyos ang lahat ng bagay kung ikaw ay nasa kalooban ng kaniyang puso at ng kaniyang sistema. Yun bang we less worry but we worship more? Ang tao kasi ngayon sa panahon ay overthinkers. Yun bang nag-iisip tayo ng mga bagay na wala pa? Kaya nga sinabi sa kaduluhan ng Ebanghelyo, huwag ka munang mag-isip ng bagay na wala pa. Yung bukas, huwag mo munang isipin. Ang isipin mo ay yun ngayon. Dahil yung bukas, hindi pa dumarating. Ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo ay danasin mo ang kalwalhatian ng Diyos ngayon, ngayong oras na ito. Hindi yung bukas dahil wala pa yun. E pwede namang paghandaan. Yeah, tama. Pero mahalaga yung ngayon dahil kung hindi natin dadamhin ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ngayon, maaaring hindi na dumating ang bukas. Kaya't ang Ebanghelyo, kung tutuusin, ay pagsasadiwa na ang lahat ng ating ginagawa, ang lahat ng ating iniisip at nadarama ay dapat nakaugnay sa Diyos. Worries ay hindi galing sa Diyos. Ang worries ay inilalagay ng demonyo sa kaisipan ng tao upang madistract ang taong nag-iisip sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Inaalis tayo doon sa punto na ang Diyos ang mahalaga sa akin. Pero yung mga worries, yung mga usapin na wala pa, ito yung nakapagdidistract sa ating lahat. Narinig na ninyo yung salitang bahala na. Di po ba, no? Ito ay nagiging negatibo sa kultura ng Pilipino. Ito ay nagiging negatibo. Sinasabi nila ang salitang bahala na is a sign of laziness. Yun daw bang bahala na o anong mangyari bukas? Pero hindi po. Dahil sa positibong pananaw, ang bahala na ay letting go and letting God. Yun bang hinahayaan natin ng Diyos na siyang umakma sa mga bagay na hindi pa natin tiyak? Hinahayaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang magbunsod upang maunawaan natin ang mga bagay na hindi pa sakto at hindi pa natin hawak. Kaya sinasabi natin minsan, bahala na. Bakit? Dahil isinasa Diyos,
ipinapasa sa Diyos natin kung ano man ang magiging kahinatnan ng ating buhay. Buhay na nakatuon sa kaniyang kalooban. Kaya nga salitang bahala na ay galing sa salitang bathala. Bathala sa ating paniniwala ay Diyos. Ibinibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay upang siya na ang mag-decide sa ating buhay. Kaya po para maging mas magaan ang takbo ng araw ngayon, huwag niyo po munang isipin ang mga bagay na wala pa. Kung paanong pinangangalagaan ng Diyos ang mga bagay na kailangan ng tao, gayon din tayo pinahahalagahan ng kaniyang kapangyarihan at ng kaniyang biyaya. Huwag niyong ilayo ang inyong karanasan sa diwa ng pag-ibig ng Diyos. Nagugutom ka ba ngayon at wala kang pera? May sagot ang Diyos dyan. Hindi mo kailangang kumain kasi baka yung pagkain kakainin mo ay magpalala ng sakit na meron ka. May sagot ang Diyos sa bawat punto ng buhay. Maunawaan lang natin ang lalim at kapangyarihan ng kaisipan ng Diyos, the wisdom of God, kung tayo ay nakatuon sa kaniyang kalooban. Huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa ating lengguwahe ngayon, huwag kang mag-overthink. Dahil sa pag-overthink ng tao, nasisira ang kaniyang focus sa Diyos. Sa inyo pong pagdarasal ngayon, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, alisin natin muna ang mga bagay na nakawawala ng ating atensyon sa Diyos. Tingnan ninyo, kahit wag niyong isipin, tatakbo pa rin ang panahon. Kahit wag niyong isipin, tatakbo pa rin ang mundo. Kahit wag niyong isipin, yung mga taong kabahagi ng buhay mo, tatakbo pa rin ang panahon. Ang mahalaga, ang iyong pananaw, ang iyong kaisipan, ang iyong diwa ay nakatingin sa pag-ibig, biyaya at awa ng ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpalaganap ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo.
tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat ipag-alala. Manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na alay ng tayo'y matiwang inasang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yes. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-1215 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.